nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Hello! Mga po mga anak, kumusta kayo? Pagbigyan si Lola Becky para mag-share. Ayun, title. Nagmamarunong o nagtatanga-tangahan? Saan kayo dun? Anyway, hindi, ano lang, awareness lang, no? Kasi, meron talagang mga tao na marunong. Sa sobrang runong, kahit saan mo sila ipwesto, talagang magmamarunong sila. Ito, sample ko lang to, ha. Katulad dito sa aking pagiging caregiver, ang experience ko, more than 20 years na. Kumbaga sa setting, house setting, marami na akong alam. At hindi ako nagmamarunong. Kahit na saan ako pumasok. Oh my God, ito yung telepono. Kahit saan ako pumasok, hindi ko sinasabi na alam kong gamitin yan. You know, yung mga machines sila, natatanungin ka, do you know how to use it? No. I said, no. I don't wanna ruin it. Mas mabuti pa magsabi ko ng totoo. Kasi sabi, oh yeah, I can figure that out. Oh, no way. Pag nasira, nakakahiya ka. Yung mga coffee machines kasi marami ng klase, no? Pagka in-endorse sa'yo yun, hindi mo sasabihin, alam mo kung anong gagawin mo. Kailangan magpaturo ka talaga. At saka aminin mo na hindi ka marunong gumamit nun. Kasi yung iba, nahihiya. Akala nila, tatawanan sila o tatangahan. Tatawagin silang tanga. Hindi eh. Kung gusto mong gawin yung trabaho mo ng maayos, alamin mo yung mga detalye ng mga routine. Kasi dito may routine ng matanda. Lalo na kung baguhan ka dito sa Amerika. Ako may example ako. Ito magaling na tao to. Believe ako talaga sa kanya. Doktor siya dyan sa Pilipinas. Pero na-petition sila. So, pumunta sila dito sa Amerika. Kaso, hindi na siya pwedeng maging doktor. Dahil kailangan mag-aral siya ulit para makapasok siya sa ospital. So, hindi na sila mag-aksaya ng panahon kasi may edad na rin siya. Nasa 55 anyos na yata siya. So, di nag-caregiver siya. Bilib ako sa kanya. Kasi, inaamin niya na ako, doktor ako, pero ang setting ko sa ospital. Kaya, hindi ko alam yan. Kaya, susunod lang ako sa iyo. Sabi ko, oo, pero ito pa, isa pa. Kahit sa mga gamot, kahit may alam ka, huwag mong sasabihin may alam ka. Kasi pag nagkaroon ng problema yung pasyente at may sinabi ka na ginawa mo yon, mananagot ka eh. Kasi pag pumasok ka sa caregiver, utusan ka lang. Hindi ikaw yung amo, hindi ikaw yung doktor, hindi ikaw yung mag-decide kung anong mabuti para sa matanda. In-explain ko to kasi meron talaga mga tao na dumating dito, manager, may negosyo sa Pilipinas, may utusan. Yung feeling nila, simple lang yung trabaho pag pumasok ka as caregiver. Caregiver, oo, madali. Pero, bawat bahay na papasukan mo, iba-iba ang routine. Kailangan naintindihan yung ibig sabihin ng routine. Kung marunong ka, maintindihan mo ibig sabihin ng routine. Hindi yung porque manager ka, kala mo lahat, alam mo na. Hindi pwede. Merong sistema dito sa Amerika, magkaiba pa rin sa Pilipinas. At hindi, ang setting ng caregiver ay bahay. Kahit sabihin mo may sarili kang bahay, iba naman ang pag-aalaga ng matanda. Iba rin sistema sa Pilipinas. Andyan, mag-aalaga ka, oo, yan. Tama yung word ng mag-aalaga. Pero yung routine, yun eh. Kaya hindi pwedeng nagmamarunong. You know, mahirap yung masyado tayo nagmamarunong. Tapos pag nagkamali tayo, hindi na natin matanggap yung pagkakamali natin, nahihiya na tayo. Kasi nga, nagmarunong ka, pinakita mo, magaling ka. Oh, ngayon, napahiya ka dahil inaamin mo na marunong ka, tapos yung pala pumalpak ka, nasira yung machine. Hindi mo aaminin ngayon na nasira mo. Yung nakikialam ba ng mga machine, kung hindi mo alam, huwag mong pakialaman. At kung hindi tinuro sa'yo, huwag mo talagang gagalawin. Kahit na alam mo, mas mabuti mag-pretend ka na hindi mo alam. Bakit? Kasi pag masira yun, sasabihin ikaw ang nakasira.
you know, yan ang minsan na hindi iniisip ng iba eh, pag pumapasok ng pagiging caregiver. Kailangan maging maingat tayo, protektahan natin yung pangalan natin, na wala silang makikita sa atin na nagkamali tayo. Mas mabuting aminin na natin na wala tayong alam o hindi natin alam gamitin yung machine na yun or what. You know, eh maghugas ng puwet, madali lang yan, pero hindi pa rin marunong yung iba. Yung iba hindi marunong maghugas ng puwet, yung kunwari kaya, diring-dire niya, yung pala hindi niya kaya. Kasi nagko-comment yung matanda sa akin eh. Sinasabi niya sa akin, wala ako dito pag nagtatrabaho yung caregiver. So, paano ko nalalaman? Sinasabi ng matanda sa akin. Kasi iba yung touch ko sa touch nila. Kasi ako, sanay na sa akin. Pero tinuturo ko, hindi pala niya kaya, hindi niya kaya magpunas ng puwet. Yan ang kasama sa pagiging caregiver dito sa Amerika o kahit saan. Diba? Pag namasukan kayo as caregiver, katulong yan. Pinaganda lang yung pangalan. Pero dito, hindi na tinatawag na caregiver. Ano ka na lang, assistant, help, parang ganun, o personal assistant. Yan. Oh. I mean, honestly, kahit ano itawag sa'yo, importante may trabaho ka, magandang pangalan mo, aayusin mo yung trabaho mo, tsaka may sweldo ka. Yun lang yun eh. Hindi yung nagmamarunong ka, tapos pag pumalpak ka, tapos magsisisiyan na, lalo na kung marami kayo sa trabaho. Nagpre-pretend na magaling yung pala, pumalpak. Tapos pag nagkamali, ipapasa sa iba yung kasalanan. May mga ugaling ganyan yung iba dito eh. Hindi ko nila lahat. Meron lang mga, you know, mga na-experience na ganun. Eh, yung mga magagaling na mas bilib pa ako dun sa mga, yung doktor sila, o nurse, hindi na rin makatrabaho kasi nga kailangan mag-aral ulit. Mas gusto pa nila sabihin yung routine talaga. Alam nila eh. Alam nila kung ano ibig sabihin ng routine. Hindi sila nagmamarunong kahit na doktor o nurse pa sila sa Pilipinas. Hindi kasi, iba kasi ang setting eh. Iba ang routine. Hindi ito pareho kung saan ka galing. Diba? Kahit saan trabaho ka nang galing. Kahit dito ka na sa Amerika. Kanya-kanya ang routine. Kaya ako, kahit anong pasyente ko, pinag-aaralan ko yung routine. Kasi yun ang nakasanayan ng matanda. Hindi ako nagmamarunong. Pag alam ko na yung kasama ko, eh medyo siya nagmamarunong, umaalis ako. Ayoko makipagtalo. Ayoko. Hindi worth it sa time ko eh. I don't care. Kahit na wala akong sweldo, maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Mas gusto ko nga ako yung nag-uumpisa eh. Kaso, minsan mahirap magturo kasi hindi pinapasok. Yung iba nagtatanga-tangahan. Kunwari tanga, pero hindi. Tamad, ibig sabihin tamad, makwenta sa trabaho. Yan, yan ang isa pa. Yung nagmamarunong, pinapakita na magaling siya. Sa akin, okay kung magaling ka, pero pakita mo muna. Hindi yung aaminin mo lahat na ikaw magaling ka, alam mo to, alam mo yan. Hindi pwede yan. Pakita mo sa gawa. Sa trabaho, na magaling ka talaga, na marunong ka talaga. Yung nagtatanga-tangahan naman, kahit may alam, nagpre-pretend naman na walang alam kasi tamad, maarte, mapili, makwenta. Yung iba kasi binibase nila sa sweldo eh. Ako hindi. Ang importante sa akin, may trabaho, kumikita ako. At saka yung experience, magandang mga experience yung iba-ibang tao ang pinasukan mo kasi may kanya-kanyang routine yan, may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang ugali. Na-expose ako ng marami sa mga yan. Kaya ako natuto. Lalo akong naging marunong. Aminin ko ako, marunong talaga ako. Pero hindi ko yan pinagmamalaki. So, ibig sabihin, kahit saan nila ako ipwesto, alam ko kung saan ako pwesto. Alam ko kung paano i-handle. Pero, namimili din ako kasi pagka sobrang sosyal yung papasukan ko, mga maraming kuskus balungos, ayoko nga nun. Yung mga celebrity, meron nag-aalok sa akin trabaho nun. Si Betty White, kailangan ng caregiver. Ay, naku, ayoko. Basta ganun. Ayoko. Basta yung mga ganyan, mga may pangalan, mahirap pasukan yan. Hindi ako... Ano, tsaka si Angelina Jolie.
Hindi, iba rin. Ayoko may nag-ano sa akin. Sige nga sa mamo ko, 6 hours ka magtatrabaho ng umaga, tapos babalik ka ng hapon, 6 hours ulit, ganyan. Ayoko, sabi ko. Hindi ko type, hindi ko feel. Kahit na gano'ng kakayaman, hindi ko feel. Mas gusto ko na yung mga middle class lang. Kasi yung normal lang sila eh. Hindi yung marami silang mga kuskus balungos. Meron ako mga pinasukan na talagang may yaman. Sobrang ano, kasang tatakot ako. Ayoko. Mahirap. Malaki talaga yung bahay, yung freezer nila, yung refrigerator. Ano, walk-in. Oh my God! Ayoko nga, makulong ako doon, hindi na bali. Pati wine cellar nila, walk-in. Sus, yung freezer, nakakatakot pumasok. Kaya pag may kukunin sa freezer, hindi ako pumunta doon. Inuutos ko doon sa housekeeper. Sabi, can you get something from me in the freezer? I don't wanna go in there. Nakamalak ako eh. Paglabas ko, yelo na ako. Hindi ako maambisyon yung gusto ko mayayaman, papasukan ko. Hindi ko type yun. Hindi yung sweldo eh. Kasi kung hindi ka komportable, ayokong pilitin. Tsaka yun, sigurado magtatanga-tangahan ka doon dahil ayaw mo ng mga trabaho. Mahirap doon. Naku, dinumero yun. Yun ang dinumero. Kasi merong house manager. Yung house manager lagi ang kadil mo. Hindi ka didirekta doon sa, ano, sa mismong kliyente. Ang housekeeper ka lang, bawal mag eye-to-eye contact sa mga celebrity. Kahit yung anak, hindi mo kakausapin. Bawal. Ay, ayoko ng ganun. Hindi ako komportable. Pero praise the Lord, talaga alam ng Panginoon kung ano talaga yung type ko na trabaho. Binigyan niya talaga ako. Binigay niya talaga sa akin si Lola. Si Lola, kaming dalawa lang, kahit paano, na ipakita ko sa kanila na pagkakatiwalaan nila ako, na maasahan nila ako. Kaya hanggang ngayon, nandito pa ako. Dito talaga ako tinalaga ng Diyos. Dahil, tagal na, gusto ko makahanap ng trabaho na yung tatagal ako na hindi masyadong maselan. Si Lola nung umpisa, syempre maselan, may arte, ganyan. Pero as time goes on, nag-iba na ugali niya sa akin. Kasi palagi niya akong tinatawag, you're very efficient, you're very reliable. Yung alam ko lahat kung anong kailangan niya eh, na hindi na siya kailangan mag-utos sa akin. So, anyway, nagsishare lang ako mga apo, mga anak. Yung ibig ko sabihin, pag meron kang tinanggap na responsibilidad, huwag kang magmamarunong. Pakinggan mo muna kung ano yung mga kailangan mong gawin. Hindi pwede yung akala mo, kaya mo. Hindi pwede. Kailangan pag-aralan mo talaga. Hindi pwede yung talagang magmamarunong ka. Yung iba nagde-decide para sa matanda, hindi pwede yun. Bawal yun. Naku. Madidemanda ka ron. At yung mga gamot, hindi mo pwede yun pakikialaman. Basta ito ang sinabi ng doktor, gagawin mo. Meron iba, meron akong kilala niyan. Ganyan ang ginagawa, binabawasan, o di kaya hindi binibigay. Yung kasi nga nagmamarunong na sila eh, dahil may alam sila sa medisina. I mean, hindi ko na inaalis sa inyo yung karunungan ninyo, pero pag naghahanap buhay kayo, nangangamuhang kayo, hindi palagi gagawin ninyo yan. Mahirap na kasi kung may mangyari sa matanda, ma-check yung dugo, ma-autopsy yan, malalaman na may mga problema. Ako, mas mahirap yun. Ako lagi ko iniisip yan, advance ako. Ayoko may makikita sa akin na kasalanan. Kaya ako, mas gusto ko maging honest ako. Na hindi ko alam yan. Turo mo sa akin, sige pag-aralan ko. Pag hindi ko kaya, sabihin ko hindi ko kaya. Ayoko. Ganun lang. Trinain ako, marami ako naging kliyente na trinain nila ako sa feeding tube, sa pag-iniksyon, yung, you know, sa diabetic, yung mga insulin na ganyan. Marami, colostomy bag, madami ako naging experience na ganyan. Pero hindi ko yan sinasabi na magaling ako dyan, alam ko yan. Hindi ako nagmamarunong. Pinapanood ko talaga yan kung paano gagawin. Tapos later on, natuto ka na, meron kang pwedeng gawin na iba na hindi lalayo dun sa regular na ginagawa. Katulad ng colostomy bag. Yung colostomy bag, lilinisin muna dito yung pagdidikitan. Pero kailangan patuyo yung mabuti yan. Tapos talagyan mo, may powder na nilalagay para hindi magkakaroon ng rashes pag nilagay na yung adhesive, you know. Pinag-aralan ko yon na hindi basta-basta rin na matatanggal. Kasi yung isang kasama ko, siya nauna sa akin, matanda na yon. Siya nagtuturo sa akin noon.
Pero nakita ko, lagi natatanggal yung bag. Ilang beses ako na aksidente. Sumabog yung bag ng matanda. Nalaglag eh. Like, ako nakanda ako. Tsaka lagi kong pre-prepare yung sarili ko sa anumang mga aksidente mangyayari sa loob. Yung, yan, katulad colostomy bag, sumabog, punong-puno ng ano, pati pagkain. Yung pagkain, paano nila ginagawa? Yung matanda, yung luma, pinapatungan ng bago. Eh, hindi tama. Kaya pag pumapasok ko maaga, 1 hour early, pinapaalis ko na siya. Pag alis niya, nagluluto ako ng bago. Kasi panis na yung pagkain eh. Pero mapapakain mo sa pasyente, panis. Yung mga ganon. Ay, nako. Ako may konsensya ako kasi ayoko na meron makikitang pagkakamali sa akin na tinuro na nga sa akin at hindi ako nagmamarunong. Ayoko. Tinatanong ko talaga sa kanila kung yung eksakto na gagawin, gagawin ko. Kasi yun ang nakasanayan ng matanda eh. Yun ang routine. Diba? Pero hindi ako magtatanga-tangahan. Hindi ako magtatanga-tangahan. Gagawin ko yung tama. Yung magpre-pretend ka na tanga. Dahil ano, bagong sweldo, yung sweldo lang habol mo, tsaka tamad ka, ayaw mo matutunan. Eh kung tutusin, pag nilagay ka sa ibang mga trabaho, ibang matatanda, magagamit mo yung natutunan mo eh. Hindi ibig sabihin na wala kang mapipick up eh. Meron at meron kang mapipick up sa mga previous jobs mo na pwede mong ma-apply yun later on sa mga susunod na trabaho. Pero yun nga, tandaan ninyo, may routine. Stick to the routine. Pag matagal na kayo, nasanay na sa inyo, so pwede kayong mag-suggest. Pero huwag ninyong gagawin basta-basta on your own. Magsasuggest kayo. Hindi pwede yung bara-bara ka na, oh, okay na to. Sanay na yung matanda sa akin. Eh, susunod na yan sa akin. Hindi. Hindi nyo lang alam. Minsan nanunubok pa yung matanda. May merong matanda dito na nasusubukan ka. Kung talagang totoo kang mag-alaga. Yung nasa puso mo talaga ang pag-aalaga. Mag-ingat lang kayo. Kaya sinasabi ko, mga trabaho, yung kaya ninyo, gawin ninyo. Pero kung hindi nyo talaga alam, aminin na lang ninyo. At huwag kayong mahihiya. Kasi kung mahihiya kayo, nagkamali kayo, mas nakakahiya yun. Mas nakakahiya yun. Mas gusto ko gagawin ko yung trabaho na sigurado ko. Na hindi ako pagagalitan. Tsaka, huwag natin inaako na kaya natin lahat. Hindi pwede. May limit yan. Sa mga trabaho, basta sabihin mo directly kung anong kaya mong gawin. Ngayon, itra-train ka, sige, okay lang ako mag-train. Itra-train ako. But huwag kayo nagmamarunong, huwag nyo isipin yung presyo. Kasi pampalawak ng experience yan eh. So anyway, umpisa ng taon, maraming mga masasamang nangyari. Nakakalungkot. Pero huwag tayong magpapapekto. Sa totoo lang, nakakapikon. Pero wala eh. Talagang meron talagang mga tao na meron talagang problema sa ulo. Wala kasi silang Diyos. Kung meron kang Diyos, matatakot ka gumawa ng masama. Honestly, yung relationship ko sa Panginoon, kinakausap ko siya anytime, you know. Pagka nagkamali ko, naku, Lord, sorry, ano bang ginawa ko? Yung ganun, tulungan mo ako, linisin mo yung utak ko. Nagdadasal ako kagad talaga. Hindi pwedeng hindi. Kasi pagka in-entertain mo ng in-entertain yan, maluloka ka, magkakamali ka palagi. Wala kang focus. Kaya ako talaga, nakafocus ako sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Naiinis ako, nabibwisit ako. Ayoko. Kabayan mo ako, bigay mo sa akin lakas. Effective sa akin yan. Hindi ako perpekto. Pero alam kong gagawin ko pag aware na ako. Aware ako na nagkakamali ako. Yun nga, nagtataka ako bakit yung mga tao gumagawa ng kasalanan. Hindi ba sila aware na mali yung ginagawa nila? Diba bago ka gumawa, nag-iisip ka pa lang, alam mo na masama yun eh. Bakit ginagawa mo pa? Ay nako. Kaya kailangan, bago ka mag-isip, ang gagawin mo, pagdasal mo muna yung utak mo para malinis yung papasok sa utak mo. Hindi ka gagawa ng masama. Maging aware ka. Pinanunood ka ng Diyos. Nandyan siya. Papabayaan ka niya kung anong gusto mo pero mahiya ka. Kasi merong purpose ang Panginoon eh.
kung kakayanin mo bang pagsubok, pag narap ka na, you know, nabisto ka na, may ginawa ka, okay, break up, I'm done. Pag nabisto ka na, may ginawa kang masama, makakaya mo bang harapin? Eh, naduduwag ka na nga eh, nagtatago ka na pag may ginagawa kang masama eh. Di ba? Ayaw mo aminin, in denial ka, you know, sisinungaling ka, hindi ako gumawa niyan, wala akong alam dyan. Ito, sinashare ko lang to, no? Kasi nagtataka lang ako dito sa bata na flight attendant, whatever, kung ano man yung ginawa niya, hindi na yon. Ang point dito, bakit siya pinatay? Sino ang pumatay? Imposibleng walang nakakaalam. Bakit ayaw niyo pang magsabi? Sana lumabas ang totoo. Kayo lang na nandun eh. Bakit hindi niyo sabihin kung anong alam ninyo? Huwag kayo matakot. Mas matakot kayo sa Diyos. Anyway, nagagalit na naman ako. kasi naawa ako sa mga kabataan. Kaya kayo mga bata, maniwala lang kayo. Ingatan ninyo ang buhay ninyo. Huwag niyo pabayaan na tatapakan kayo ng tao. Na paglalaroan kayo ng tao. Mayroong plano ang Diyos sa inyo. Pakita niyo malakas kayo. At hindi kayo uto-uto. At hindi kayo mahilig sa mga ganyang klaseng happening. Disente kayo. May utak kayo. Gamitin yung utak niyo. Oh my God. Anyway, ako nag-share lang. Paalala, babala, awareness, you know. Ako isang lola ng aso. Wala pa akong apo, pero apo ko yung aso, pero concern ako. Marami akong pamangkin, ng mga anak ko babae, at concern ako sa mga bata. Ang mga bata, napaka-importante sa akin. Sana naman tratuhin natin ng maayos ang mga bata. Kaya yan nandito para tayong maggabay. Hindi para pabayaan. Naiyak na naman ako. Sabi ko sa inyo, emotional ako pagdating sa mga bata, issue ng mga bata. Anyway, God bless us all. You know, yung aking happy meal, babalik na naman. So, sa Sunday, pagkatapos ng kanilang Sunday school, si Pastora, Pastora Ronalyn, magluluto siya ng pansit. Yun ang gagawin nilang pananghalian. And gagawin ko na to ng weekly ulit. Balik na kasi pwede na raw doon mag-gathering. So, anyway, at saka nagpadala ako ng mask. Kasi alam ko, mahalang mask doon. Kaya malamang on the way na yon. Saka meron akong kasama na willing magbigay ng share para mabuo ko yung happy meal ulit. You know, gusto ko makatulong sa probinsya kasi yun ang kulang ng mga tulong na napaparating. Meron, pero you know, yung ibang concern ko lang yung sa simbahan. Kasi concern ako dun sa mga bata na matuto silang magsimba. Kahit ang motivation nila una may pagkain, okay lang yun. Kasi magle-lesson muna sila eh. So meron silang matututunan. Habang nagle-lesson sila, natututunan nila yun. Tapos pagkatapos kakain sila, na makikita nila na may biyaya ang Diyos. Basta nagsisimba ka. Basta mabait ka. Yun ang aking purpose. Na yung mga batang yun lalaki na malapit sa Diyos, na makikita nila na may blessing ng Panginoon. Yun nga, kahit magtitiis sila ng ilang araw, kasi syempre kung mahirap ang buhay nila, edi pag Sunday, excited sila magsimba. Diba? Hindi lang yung pagkain. Pero yung importante, makakarinig sila ng salita ng Diyos galing kay Pastora Ronalyn. Okay? So, may mga magiging partners ako later on para sa project na yun. So, kasi kung kakayanin namin na magpakain at least twice a week, so we'll try that. Hindi ko lang alam kung paano yung sistema ang gagawin namin. So, we'll see. But anyway, talagang praise the Lord dahil nagbibigay siya ng biyaya, maliit o malaki. Malaking biyaya yon at kailangan tayo magpasalamat. So, mag-ingat kayo. Be kind to one another para malinis ang utak ng bawat isa. Kasi pagka negative yung mga words ninyo, naglalaro sa isip ng tao yun eh. And be a blessing. Magiging blessing yung mga magaganda ninyong salita sa kapwa nyo. Magiging blessing din sa'yo
dahil hindi ka nakasakit ng damdamin ng tao. So, anyway, God bless us all. Take care. Be safe. At magdasal palagi. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, makaasahan siya. Lola Becky, o ka na nga chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka.